So, ito mga kaibigan, punta tayo kay Sir Manuel. Sobrang lawak ng area na ito. Ito. So, isa po itong kwentong tagumpay na episode. Medyo matagal-tagal na rin tayong di nakapag-feature ng success story sa ating mga kapwa farmers. Sana paunlakan tayo ni Sir Manuel. Puntahan natin siya. Hello mga kaimi. Dito tayo ngayon, papunta tayo sa farm ni Sir Manuel. Dito tayo ngayon sa Baluarte, Buena Vista, Bohol. So, sana po naroon si Sir Manuel kasi po tayo po'y mag-vlog sa kanyang area. So, I think ito na po yung area niya. Oh. Ito po. So, kung makikita nyo mga kaimi, sobrang ganda ang area na ito. Talagang refreshing talaga mga kaimi. Oh. Ito yung kagandahan pag ano, nasa province tayo ito. Tingnan nyo mga kaimi. Ang laking farm nito. Ito na po. Lapit na tayo sa kanyang area. Sana andun siya. Good day mga kaimi, it's another busy yet beautiful life here in the farm and welcome to Magsasakang Inenero Advocacy. Ngayon mga kaimi, andito si Sir Manuel Quizon from Lapay, Buena Vista, Bohol. So mga kaimi, isa po itong success story episode na ating itutunghay sa inyo or ating i-share sa inyo. Karangalan po na ma-meet natin si Sir Manuel dito sa Lapay. So, yung farm po niya is dito po na nakalocate sa Baluarte, Buena Vista, Bohol. Ayo po ay makikipag-usap ni Sir Manuel para po makapagbigay inspirasyon sa inyo at makapagbigay gabay sa inyong pagtatanim or pag-agri business. So, tara mga kami at samahan nyo kami. So, mga kami, ikot po tayo sa farm ni Sir Manuel. Ito, so... Bago pa itong area sa ano, bago po pang dinidevelop. So, may tanim na pong ampalaya mga kaimi. Ito po. So, sir, unsay una yung mong gitanong diri ko, sir, pag abot ko ni mo diri? Talong. Talong? Uloy, wala na? Kani talong, wala na. Okay, so, mga kaimi, sabi po ni Sir Manuel na talong yung unang itinanim ni sir dito. So wala na yung mga talong, tapos talong at mga loya pala. So itong atsal mga kaimi is nasa 3 months sir? Oo, 3 months. So pang ilang harvest na sir? 6. So mga 6 harvest na po yung nakuha ni sir dito. Pwede ka tanaw sa dire, sir? Oo. Ito mga kaimi, oh. Tingnan niyo mga kaimi, oh. Sobrang dami ng bunga, mga kaimi. Ito. So, sir, anong variety po ito, sir? Kanang Emperor. Ah, Emperor. Emperor F1. F1. So, isang hybrid po na siling at sal. So, Emperor po yung variety. Naka-anim na harvest na po si sir nito. So, I think malaki-laking pera na rin tong na ano ni sir, na ipon ni sir dito sa atsa lang. Mga tagpilang kilo ron sir? 130. So, 130 po yung bilihan mga kaimi. So, yung 130 sir is may ano sir, may ginansya na sir, may profit na sir. So, sabi ni sir, meron ng profit yung 130 na price. So, tamang price na yun, sir? Tamang price na yun?
200. So sabi ni sir mga 150 to 200 yun ang buenas na or jackpot na presyo. So siguro since bear months tayo ngayon, tataas pa ito. So kani sir, unsa ni siya sir? Kani para palian eh, gitamna ni kamatis, gitibas na. Ah, okay. So before is tamatis yung itinanim dito. So after na harvest na po yung mga kamatis is tatamnan po ni sir ng ampalaya. So kaya po merong mga trellis na nilalagay ni sir. Okay, so punta tayo doon sa kabilang area. So may kunting palay ka rin sir. Pang konsumo lang to. Palay. Kumay. So punta tayo doon sa I think OB yun. So naka-intercrop yung luya. Ang water source po ni Sir Manuel is ito. Tinatawag na tubod or spring. So ito po yung water source ni Sir. Ito yung area na dinidevelop pa ni Sir. So may nag-aaral doon. Medyo slope yung area. So Sir, anong planong itatanim mo doon Sir? Ito. Atsal pa rin. So itong area na ito is atsal pa rin yung planong itatanim ni Sir. So siguro malaking pera yung atsal. Kasi mas gusto ni Sir yung atsal. Mga ilang taon Sir yung atsal? Na bago ma... 2.5 months makaharvest na. Nagi ka sa pagkano. Ito ano ya? Mga 2 kabuwag tunga. 2 kabuwag tunga. So 2.5 months pwede na makaharvest. Oo. Kung sige lang kaabuno, mabot lang mga 1 year. So mga 1 year po yung pwede na po siyang ano, pwede na pong palitan. Okay. So okay, punta tayo dun. So ito mga kaime, ito po yung luya. Sabi po ni sir na apat na buwan or 3 months. 4 months na. 4 months na po ito. So by 12 months po, yun pong ideal na pwede na pong ma-harvest. Actually 10 months pwede na po. Pero kung gusto mong i-maximize yung harvest mo is mga 1 year, pwede na itong harvest. So sa bawat hill po or bawat puno is makaka-harvest po ng kalahating kilo or minsan isang kilo. Depende na po sa progress ng crop. So ikot tayo doon. Kailang area ni sir? So, nasa half hectare po yung area sa luya ni sir. So, malaking pera na ito. Dito po nakabili si sir ng Hilux. So, luya-luya lang ito pero may pera dito. So ito mga kami oh. Ito si HK. Kasi sobrang slope yung area pero hindi pa rin naging hadlang kay sir para po taniman ang area na ito. Tingnan niyo mga kami oh. Wow. So ang gandang view nito mga kami. Ito may naka-intercrop na OB oh. So ang OB sir, mga pila ka buwan pwede na carb. Dungan-dungan. Sabay. Sabay. So sabay itong itinanim mga kaimi, yung OB at saka luya. 1 year din yung ano, yung maturity date sa crop na ito. So expected next year may pwede na dilay na siguro sir. Oh. So ito mga kaimi. Oh. So sobrang sipag po ni Sir Manuel. Walang tigas sa pagtatanim. Ito yung tingnan nyo mga kami. Sobrang lawak yung area niya. Sana naman yung mga ka-farmer natin or mga kaimi natin dyan na kung meron po kayong mga lupa, magtanim lang kayo. Sabi ni sir na magtanim lang kayo, huwag po kayong susuko kasi may pira po sa farming. So dito naman sir sa area nito, anong balak mong itatanim sir dito? Kamatis.
kamatis. So ito naman, kamatis yung itatanim ni Sir. So, mga kami, plano po ni Sir Manuel by next year, itong area naman ito na hindi pa na-develop is tatamnan po niya ng loya dito. So sobrang lawak yung area. Tingnan niyo po. Sobrang lawak. To meet you, sir. Sir, pwede ma-share po natin yung small introduction po sa yung sarili. Parang ko sa Cebu, sa Busay, Sutlun. Last year, sir, last year? Mga 3 years ni Agi na. Okay, 3 years ago. Yeah, na nagpalit ko dili, nakakuang area dili nga sa dalawa tulakpay, naan ko dili nagparang. Ano yung kabagay? Nanong ko atsal, siling kamatis, kamatis, luya, luya, paliya. Okay, so nga ang paggamit na ko sa mga fertilizer, kada 15 days, 15 days abuno ko. So nagamit ka o kuan, sir, synthetic fertilizer atong gamit ron, dili ta watanag practice og organic fundery or mix. Gimix na ko. So, mix ta? Organic o... Okay. So, I think, sir, siguro sa pagbasal pa niyo mo, gamit ka og organic? Ang pagbasal, gamit ko organic. Organic atong chicken dung, atong iti sa manok? Iti sa manok. Okay, chicken dung. Yeah, dahil yun. Gamit ko 14 po. Cycle 14? Urea. Urea. Yeah. Ang spray na ko, ang gamit sa kong mga... Foliar. So before, sir, sa una pa dito pa ka sa Cebu is nag-farm lagi ka dito. Farmer na juga. Imong gininganan farmer sa. So nagbata juga ang farm, nagbata yun. Sa farm gid na ko. So daghan mga sir mga tao nga murag ubos ilang pagtan-aw sa atong mga sama nato nga mga mag-uuma. So ganan sa ko sir nga at least ma-inspire nato sila. Unsa day ka importante ang usa ka mag-uuma? Kun magparm ka mo, mao ni gihimo nako nga naka-preschoola ko sa akong anak. Preschoola sa mga naka-preschoola ko nila, iya sa dalag na ipo sila hadkot na pa akong mag-eskwela. Na pag-eskwela ka ron. Nga pa nang nabaywa pa akong mag-eskwela. Gibuhi sa nako sa pamilya. Sa farm. Nakasay panahon nga mahutdan ko ma puhunan kay ang pa na may katong magiad bagyo pinood so nadigid kali kayan sir nga natay mga pagsuway pagsuway sa bagyo ng imuhang tanong magiad dangan ang tanong sa kag utro sa balik so timingan din mo maka igo-igo kag maayo nga presyo so na gid panahon sir nga makabuynas ta makabuynas ta nga maayo ang hindot ang presyo taas ang presyo niya. Siguro po maayo pong ani, may ani. Pero sa imong experience, kadaghan baka na fail sir, kadaghan baka na ingon nga murag sample na gian kag mga pagyo unsa pa na diha, kadaghan ka na fail. Pero ang sikreto sir nga kuan is di padayon kay punta. Ay padayon man. Wa jud kani undang sa pagka farmer. So mo na tong usa sa tong ika hatag sa tong mga ika-share sa tong mga kapwa farmers na dapat di kita mag-give up. Hindi yung gipap. Kung mag-gipap ko, sa ngayon mong panibuhi. Tinood. Kay kasagaran mangod sa mga farmers karon once na ma-fail sila, undang na, discourage na, undang na. Dili, nangyod. Sige lang. Patayon lang yun. Patayon lang yun. Sige. Sir, na nakadungog ko, sir, na makausasad nga ang imong story, ganito nga makapa-inspire kay tungod lang kuno sa luya or tungod sa mga lamas, nakapalit kuno ka og high lux, sir. Unsa na katinood, sir? Kanang kasige lang gigong pananom ang kanang luya niabot mo 200 per kilo. So katong nga time is taas juga itong nga taas. Katong lagi nga pandemic. Pandemic. So naka-jackpot juga to. Naka-jackpot ko. 200 ang kilo. So makaingon gid ito sir sa farming na gyud ang kwarta. Okay, mo sige lang gigong tanom, sige lang tanom mo mahal, mahal mamadugay. Matimingan ka nga naay sakang, naay pressure gid nga taas.
na pay presyo nga mubo pero alkansi pa kana sir kung mubo ang presyo nugo na kayo alkansi juga pero marikabel sige lang ang tanong sige lang ang tanong daghan ang klase may tanong alin sa kasapalia talong sige hisgotan ang daghan klase sir so nagpractice ka o crop rotation diri panangalitan ka ni diri nga area let's say diri atsal after sa atsal unsa may mong itanong Apalia. Di juga mabalik o crops. Di mo balik. Di mo balik. So, muna yung usa. Muna yung usa sa mga sikreto, mga kaimi, na naatay kitawag ng crop rotation. So, pananglitan karon nga season is luya ka. Sunod nga season na po is atsal na po. Lain na po nga gulay for crops. Kay, unsa yung rason na sir, anong mag-crop rotation? Nagana lang kung doon na yung mga pito sa yuta. Doon sakit. Di hadapita ko naman nakagtanong, imong balikan, next year na siya. Ah, kay posible itong kung naisakit, mabarayon. Mabarayon. Pero whereas, imong siyang libon-libon nun gamay, imong ikaw ng yuta. Cultivate. Human, balikan mo, mga 1 year. 1 year na po. Balik siya ka. Kay nakita na ko din sa ang imong area is grabe ka slope. Grabe ka bakilid. Bakilid, Whereas sa uban, flat kayong area, murag masayon idaro, masayon trabahoon, masayon tamnan. Pero sa imong area is challenging kayo. Una murag kung makita ni moder mga kalibot na to, huwag kayong mga tanong. Wala. Tungod sa kapakilid ba? Bakilid. Murag mariskari siguro nga bakilid. Uwan, so posible siguro mag contour farming ka diri, makita na ko lang nanong saging. Imuhatong ang sangin ito? Nagsugod pa ko. Kaya ako sa Cebu, ikontor ngayon ako. Kontor ngayon? May napir. Napatal ang napir. Makontor ko ni Madukaduga na. Sama nang i-adiyan ako diyan. Pwede sa basak. Sakto. Kay at least ang yuta, dili siya mo... Dili mo dahili sa ubos. Na ay makapugong ang mga tanong. So, siguro... basig na kay ka-share sir gamay imo lang personal lang imong experience ato share sa ato mga farmers unsay sikreto unsay angay buhaton isip farmer ang una nung buhaton ang yuta tanaw nimo okay kung unsay mo bagay nga iabono so natay soil test din sir nag-test ka sa imong niya kanang ikaduha nimo buhaton tanaw nimo ang imong tanom kun sa anang iriyaha unsay gigamit nimo abono kun sa sunod nga sa lain nga area kun ang imong abono gamiton kun okay ra ba ang tubo niya so murag imong studyahan nya human kasi katulo na kung buhaton ang abono nga akong gigamit kanang kun lain ang abono na akong gamiton ako sang gisadihan kun mo okay ra ba yung tubo kay mo mix mo kung lain-lain abono okay so dili jud ka mo kung ano kung salang ka brand dili so kanao ni mo kung asa mo yun maupod sa kanang mga insecticides mausad dili lang usara ka brand dili lang usara kay sa ako naibawaan kung usara daw kuno ka brand sa let's say pesticide or insecticides usara ka brand imong gamiton ma-immune ako no ang mga nanap. Maimin. Lahin na sa din mong gamit. Dapat lahin na pang brand. Yeah, sir, sa imo hadri, nakay plano nga mo lang imong i-integrate ang integrated farming like mag nakita na ko karon wa pa kayo mga hayop mo kabaw pa siguro. Kay kung sayang imong area ba? Nako kay area. Pwede ang imong mga waste siguro ma pwede nimo ma kung kwan diri mo higanding. Kanding mga baboy so muna usa sa inyo mga plano so mga kaimi yung future plan po ni Sir Manuel na magiging isang integrated farm po itong area na ito so nasa 6 hectares po ito so sobrang lawak po so talagang potential po siya for an integrated farm so mga kaimi yun po ang success story ni Sir Manuel Quizon of Lapay, Cantuba, Buena Vista, Bohol. So, sana po ito'y magbibigay inspirasyon sa inyo na patuloy po tayo sa pagpa-farm kasi meron pong pera talaga sa farming. So, ang ano lang, yung sikreto lang natin is talagang patuloy lang tayo, tiyaga lang, sipag at diskarte. So, hanggang sa muli, hanggang sa susunod natin mga farm episode,
At hanggang sa susunod nating mga kwentong tagumpay, ito po si Raul Birami, also known as Magsasakang Inhenyero. Keep safe mga kaimi. No goodbyes. Just see you next time. Happy farming! Happy farming! Okay. Sige sir. Salamat sir. Thank you! Sige sir.